What's up nga sa inyo mga surf? For today's video vlog nga po ay i-review natin itong RUSI FLAIR 125cc. At kung mahilig nga po pala kayo sa mga ganitong klase ng video ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and click the notification bell para lagi po kayong updated. At itong motor nga po na to ay naka-air-cooled pa lang po ito at naka-single overhead cam, 124.6cc engine at naka Euro 3 na rin po ito. At wag po nating expect na naka FI na rin po ito dahil carb type pa lang po ito. At yung kaya naman pong ibigay na maximum power nitong motor na to ay 7.5 horsepower at 7,500 RPM. At yung maximum torque nga po nito ay 7.6 Newton meter at 6,000 RPM. At yung size nga po ng bore and stroke nito ay 52.4 by 57.8 mm. At yung compression ratio nga po nito ay 1.2:1. At yung engine oil capacity nga po nito ay 1 liter. At yung ignition nga po nito ay CDI. Yung drive weight naman po nito ay 3 kilograms. At yung ginamit nga pong makina rito ay GY6 o yung kagaya po sa RUSI Passion 125. So magkapareho lang po sila ng makina. At ito pong size ng gulong niya ay 80 by 80 na tubeless at naka-telescopic fork na rin po ito. So ipapakita ko lang po yung awang niya rito sa may gulong. So yan, kung makikita po ninyo, napakalawak pa po, no? At ito naman po yung speedometer niya, nasa right side. So ganito po kalapad yung gulong niya. At ang kagandahan po rito ay tubeless na rin. So ito naman po yung itsura ng signal light niya. So bulb pa lang po ito at naka decals na RUSI 125 dito sa gilid. So napakaangas po ng design and looks nito. At ito naman po naka carbon fiber finish na rin po yung sa ilalim ng headlight niya. At merong design na kulay black dito sa gitna. At ito naman po yung brake lever niya at yung handle grip. So hindi pa po ito naka combi brake. So ganyan po yung itsura niya dito sa may taas. So bali wala na pong ilaw dyan sa taas, no? Tapos ito po yung preno niya. At ito naman po yung panel gauge niya, no? So analog po yan at dun sa baba ay LED na rin po yan. At ito naman po yung signal light niya at yung sa hazard. So naka choke cable na rin po ito. Tapos yung busina at yung high and low ng headlight natin. Tapos ito naman po yung push start button at yung park light. At pwede pa po nating i-off yan. At ang kagandahan po dito ay may kill switch na rin po siya. At ganito naman po yung itsura ng dibdib niya, no? So talagang kagayang-kagaya po siya sa Honda Click. At may bulsa po siya, tapos may helmet hook. At ito naman po yung susi niya, napakahaba na rin po, no? At meron na rin po siyang lock dito sa may susiyan niya. So ganito po yung itsura ng susiyan niya, tapos yung sa may upuan. So kagayang-kagaya po siya sa Honda Click. At ito naman po yung footboard niya at nandito po yung battery. So kung saan po nakapwesto yung battery sa Honda Click, dyan din po siya nakapwesto. So ito naman po yung seat niya, no? Ayan, napakaganda po ng pagkakatapas dito at talagang pang sporty. At ito naman po yung compartment niya. Kasyang-kasya po dito yung full face na helmet natin. Napakalaki na rin po niyan. At ito po yung gas tank niya. Meron na rin pong rubber na nakabalot dyan. At ito po yung grab bar niya. Napaka aerodynamic po ng design. So ito naman po yung side stand niya. At wala po yung sensor, no? Tapos ito po yung itsura ng center stand niya. So yung panggilid niya po rito ay may kick pa rin. So in case na malobat po yung battery ng motor natin, meron pa rin po tayong second choice, no? So ito naman po yung airbox niya o yung air filter niya rito. So naka carb type pa po yan at ganyan po yung itsura. So ito po may nakalagay na RSP na technology ng RUSI. Ayan, napakaganda na rin po ng likod dito, no? Tapos ayan po yung parang sa breather hose na rin dito. So ayan, ganyan po yung itsura niya rito, no? Napakaganda at nakabalot pa po ng plastic para iwas gasgas. At ganito naman po yung rear shock niya, kulay itim. Talagang napakaganda at naka tire hugger na rin po siya. At ganito po yung itsura ng mags niya, no? Talagang kagayang-kagaya po sa Honda Click. Ayan, so pakita lang din po natin yung size ng gulong. Naka 100 by 70 na rin po siya rito. Napakalapad na po niyan at pwedeng-pwede po talagang pang long ride. Bilhan nyo na lang din po ng sealant. At meron pong nakalagay dito na flare na emblem. So kapag matte po,
emblem po ang ginagamit nila dyan. Pagka glossy, decals naman po, no? At ganito po yung itsura ng ilaw niya dito sa likod. So yan, napakaganda po. At tatlo po yung ilaw niya dito sa may taillight. Ayan, so meron po ring nakalagay dito na tapaludan ng RUSI. At ganito po yung rear fender niya. Napakaganda po, no? At ito po yung itsura niya sa side view. So yan, makikita po ninyo talagang ang ganda ng pagkakagawa nila rito, no? At sana po ginawa na lang din nilang LED yung mga ilaw rito, no? Para hindi na po tayo magpapalit. So ito naman po yung pinag-change oilan niya. Ito po, kinakamay lang po yan. At ito naman po yung cover ng air-cooled niya, no? So ito po yung sa may chassis niya. At tapakita ko lang din po yung sa footrest niya. Ito naman po yung itsura ng pipe niya, no? Talagang napaka-sporty po ng datingan. So sana ginawa na lang din po nilang stainless dito sa may gitna. Ayan, so ito po yung RUSI FLAIR 125cc. At mag-present na lang din po tayo ng valid ID natin. At yung 3 years nga po pala nito ay 2,485. At yung 2 years nga po, 3,325 naman. Yung 1 year naman po ay 5,850. Pero kunin nyo na lang po ng 3 years to kasi mas marami pong kumukuha ng 3 years para hindi po ganong masakit sa bulsa. At ang presyo nga po ng RUSI FLAIR kapag ka-cash po natin kukunin ay 55,000. Pero kung gusto po nating installment, magda-down lang po tayo ng 3,500. At dyan na nga po magtatapos yung video review natin dito sa RUSI FLAIR 125cc. At kung mahilig nga po pala kayo sa mga ganitong klase ng video natin sa pagre-review ng mga motor at iba pa, ay huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Para pagka meron po tayong mga bagong video ay lagi po kayong manotify at lagi po kayong updated. At dito na nga po magtatapos yung video vlog review natin. And thanks for watching!